Ito ang trabaho natin ngayon, guys. Rotor disc ng Furtuner, no? Ito yung tama niya. So re-refacing tayo ngayon. Maraming ganito lang kasi ang trabaho, guys, pero marami ang sumasablay dito dahil sa hindi tamang proseso ng pag-reface. So kung makita natin, ito may tama, ang dito sa kabila may walang tama. So dito tayo nagkuha ng align. So ginamitan po natin siya ng dial gauge sa pagkuha ng sentro, guys. Dito tayo magbase sa medyo na. Kunin na natin ang bawat tapat. Niyan, balansehin po natin siya. Kailangan po mabalanse natin siya. So ilalagay natin siya dito ngayon, guys. I-focus ko nang focus natin siya nang mabuti. So ayan. Ayan. Dito tayo magbase. Ito basehan po natin. Ayan, tapat siya. Tapat yung sa John ito, tapat siya. Ayan, guys, nasa zero siya. Ayan. Iikot natin sa kabilo, guys. Sa kabilang side. Ayan, nasa zero pa rin siya, guys. Dito na yun sa kabila, guys. Ayan, nasa zero pa rin siya. So, i-check natin yung kabilang kanto, huh? Kabilang jaw. Dito na naman tayo sa kabila, guys. Ayan, nakita natin yung error, guys. So, yun, pumalo siya ng dalawang guwit. Ayan. So, ang kabila nito, guys, ang counter dito sa kabila, i-check-check din natin. Yan ang itapat natin sa gauge. Ayan. So, ayan, guys, makita natin. Pumalo din siya ng dalawang guwit. Ayan. So, pag iniikot natin sa counter niya, guys, sa katapat niya, zero din siya. Pag dito sa kabila, palo siya ng dalawang guwit. Pag dito sa kabila, palo din siya ng dalawang guwit. So, pag iniikot natin niya, guys, kaya magkaroon siya ng wigo. Magkaroon siya ng palo-palo, no? Ayan. So, ibig sabihin, okay yan siya. So, i-re-refacing na po natin, guys, para makita nyo kung paano ang pag-refacing nito. So, i-adjust natin to ang compound rest na maabot natin yung kabila. Diyan tayo una sa may tama. Diyan tayo mag-refacing una. Gagawin po natin papabante po tayo. Dito sa dulo pinapasok na siya. Abangan lang natin, guys, kasi hindi natin alam, baka mamaya makapal yung kain pag doon na sa loob. I-adjust lang po natin para magiging normal lang ang kain niya. Kasi may picto din yan sa kain niya, guys, sa flatness niya, yung kung makapal na yung pakain niya. So, kailangan normal lang yung kain natin na suwabe lang sa pakiramdam niya, na kayang-kaya lang din ang ating talin. Ang gamit natin, guys, ay carbide. Ganito kasi, guys, hindi na kaya ng umax yan o high speed natin na mga ginagamit na talim. So kailangan ko talaga sa ganito carbide. Ayan, unti-unti na siyang kumakapal. Kaya pag hindi makapal na talaga siya, na hindi na kaya, malalaman din natin, maramdaman natin yan sa sound ng tunuan. So, ang ingay niya kakaiba na. Parang hindi niya na kayang kainin. So, titingnan lang natin, guys.
Actually, okay lang din naman kahit sa ganyang kakapal. Kaya pa ng turno natin dahil heavy duty naman po yung turno natin. Ang mga ganyang kakapal na takain, kayang-kaya yan. Ang abangan lang natin yung carbide natin. Baka mapurol siya. Sa kalagot na ng pakain natin, magpurol. So, hindi maganda yung daan. Yan po yung abangan natin. Yan guys, umabot na siya sa 1mm. Yung kain na ngayon. Super kayang-kaya mo ng carbide natin. Guys, okay. Ayan, okay na si guys. Ang gagawin natin guys, magpipinising tayo ng manipis na manipis para ma-sure po natin na hindi nagbago yung surface, hindi flat na flat siya. So yung manipis na manipis lang guys para magiging kampante po tayo na yung refacing natin ay tama. So dahil kanina manipis dito yung kain niya, pagdating sa gitna habang tumutulak siya doon, lumalaki yung kain. So hindi natin masabi kung normal pa rin ba o tama pa rin yung landas na dinadaanan. So magpakain tayo ng manipis na manipis lang guys para ma-sure po natin. Kita natin na may diferensya talaga guys dahil kanina sobrang nipis niyan, ngayon medyo lumaki ang kain. Ibig sabihin na nagtulak siya palabas, no? Kaya mas mainam talaga guys na sa trabaho natin lagi tayong may finishing na pakain. Kanina halos hindi mo makita yan guys yung kain niya. Ayan oh, yan. Makikita na siya guys oh. Kanina halos hindi makita yan. Ngayon, makikita na siya. So, nung dito yan sa labas banda, manipis na manipis talaga siya. Yan. So, kaya dito tayo guys, nag-una sa loob. Tapos, kumakita natin, nagpakain tayo dito, which is, pwede namang i-facing natin doon yung may tama para madali yung pagpakain. So, may purpose din guys, na ganyan siya ang pagsalang natin. Dahil napakasilan ng rotor disc. Kasi, once na hindi pantay yung pakain mo, hindi pantay yung kapal niyan, hindi maganda ang resulta sa pag-apak mo ng brake. So, maaaring kumakadyot-kadyot yung sasakyan. Kaya ganyan yung pagsalang natin guys. Sa pag-replace natin sa kabila, hindi na tayo mangapa sa sintro. Hindi na natin kailangan problema sa sintro. Magpapakain na lang po tayo. At sa pamamagitan ng ganung paraan, ma-sure po natin 100% na ang kapal niya guys is parehas, no? So kung baliktarin natin tapos magbabaliktar na naman tayo ay napakahirap guys. Maaring sumadlay yung trabaho, no? Marami nang nangyayari yan na ganyan. So nagre-reklamo dito sa akin
pinaripis sa iba, bakit ganun yung sasakyan nila pag napakan ng preno, kumakadyot-kadyot. Yun pala guys, hindi pantay yung pag-repis nila. So, yan, tinuturo ko para sa mga bago ko pa lang mag-attempt na mga pag-repis ng mga rotor disc sa preno. So, sa mga marurunong na dyan, congrats dahil para lang po ito sa mga beginners pa po ang video ko. Alam ko na marami pa, marami na yung alam ang diskarte na ito. No? So, ganun yung tamang paraan natin sa pag-repis guys ng rotor disc. So, malapit na siya natapos. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan guys, yan po yung pakagato natin guys, manipis lang siya. Yan. Pero basta tama lang yung paghigpit natin guys, hindi na siya bibigay, no? Yung ibang pakagato nga mas manipis pa dyan eh. So mayroon naman magsasabi sa mga kasama natin dyan, no? Mga turnero din, bakit hindi po tayo magpakagat dito, bakit dito magpakagat? So, ang purpose ko guys, iwas tayo sa vibration. Kung dito po tayo magpakagat, yan, kung dito po tayo magpakagat loob, manipis ito. So, prone sa vibration, mag-iingay siya. Kaya, mas pinili ko na dito magpakagat sa loob, sa labas, para sigurado na hindi siya iingay. So, pag dyan sa loob tayo magpakagat, manipis siya, yan. Maaari siyang maingay. So, dito na naman po tayo. Kaya tayo re-repis guys. Kahit wala itong tama, kailangan talaga natin i-repis dahil nakita nyo naman kanina may portion siya na pumapalo. So, maipit to yan guys. Kahit ganong kalaki guys, maramdaman natin yan. So, uuntog-untog yung preno. Kaya kailangan mapantay. Mapantay siya. Kailangan 100% na parehas ang kapal. Balik na natin to sa normal yung pangres natin. At balik natin sa zero para pantay. Para hindi na tayo kailangan magpalit ng kalim. Ngayon, unahin natin ito yung nakabukol. Ito yung hindi nilalapatan ng discard. Pati yung dito sa labas para pagkakain natin mamaya. Diretso-diretso na. Baguhin natin ang position ng ating carbide para hindi siya maginay. Kailangan na naka-center point yung carbide natin. Ayan. So, hindi na siya nagingay guys.
isa kasi nasa position ng talim natin yan. Kung bakit yung carbide na ang gawa, trabaho natin, nag-ingay. So, nasa pagkaka, ano natin yan, pag-set up ng ating talim. So, ayan na guys, nakita na natin. Meron siyang may one. So, kaya sa mga ganito guys, may tama yung kabila, hindi makita ng ating mga mata na yung kabila pala may tama din. So, kaya mas mainam na i-reface talaga siya. Ayan o, nakita na natin guys o. Ayan. So, yun ang resulta. So, kung nakita nyo kanina guys, iniingay siya yung turno natin, yung pakain natin. Dahil sa angle ng ating talim. Kanina, nakaslide siya ng kunti. Kaya, medyo malaki ang lumalapat. Kaya, nag-iingay siya. Iniingay siya. Ngayon, sinintro ko yung triangle. Cutting tip lang talaga. Dulong-dulo lang talaga yung nakalapat. Kaya, hindi siya umiingay. So, marami rin niya na nagtuturno, nagsasabi na nagtatanong kung bakit yung daan nila may parang narling, may mga groove. So dito lang yung guys, sa pag-iipit natin, maaaring yung talim natin luag or masyadong mahaba or hindi nakaposisyon ng maganda. So may mga cause yan, may mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga pakain natin ang nagre-resulta ng magatpang or hindi maganda, maaaring yung talim natin mapurol. So ganun yan ang nagiging resulta, no? Ang yung boring bar natin, matigas yung surface natin na pinapakainan, tapos yung boring bar natin maliit. So kailangan natin bigyan pa ng mas matibay para hindi siya magkaroon ng vibration. So ayan na guys. Malapit na siya matapos. Magpipinishing tayo ulit guys, babawasan na natin ng konti yung mga porsyon na hindi naabot. So yan sya kanina ang dahilan kung bakit may pumapalo-palo sya, may porsyon sya na hindi pantay. Okay, natapos na siya. I-atras lang natin kunti. So, titingnan muna natin guys. Papatayin muna natin para makita natin. Ayan. Ayan. Ganyan kapogi ang daan ng torno namin. So, ayan na siya guys, so, ayan, ito ang lalim, no? Pagdating dito sa kabila, ayan, malalim din, no? Oo, ayan, ayan. Sentrong-sentro yung pagpuan natin. So, papakain lang tayo ng kunti, na mabawasan lang ito ng kunti. Yes, ano ating boss? Ano boss, yung sa barangay mo yung adjuster niya, palagyan ko sana pang-1255? Ah, yung sa adjuster niya? Oo. Ngayon mo papagawa? Ngayon mo na ipapagawa? Hindi na, kung ba't ako? Ah, ang presyo ko dyan boss, 150 ang isa, sa akin na yung material, bali 300.
Mura na ba yun, boss? Kasi magbabari na pa ako dyan. May bolt pa yan. Kumpleto na yan? Oo, kumpleto na. Mura na yun siya. Oo, talpaka na lang. Pero ikaw pa yung kakalas nun. Ikaw pa yung kakalas ng, ano, ng gulong. Kasi sa machining lang talaga yung 150 labor material. Pero hindi kasama yung, ano doon. Hindi kasama yung labor sa pagbaklas ka din. Okay, sige, sige. Okay po. Sige. Guys, may customer tayo na nagtanong. Babaguhin yung adjuster sa kadena ng barako. So, minsan kasi yung kadena, ang adjuster ng kadena ng barako, na lumilihis yan pag may kalumaan na. So, kung nakita nyo ang adjuster ng 155, napakaganda, kaya gusto nilang gayahin. Guys, konting parang guhit na lang siya natitira. So perfect na yan. Yan, maliit na lang din yung gaya natin finishing. So ganyan lang guys yung pagsalang ng rotor disc. Kahit anong rotor disc, kailangan isang bisis lang tayo magsalang, papakain na natin ang kabilang side ng hindi na uulitin yung pagsinto. Yan lang guys, maraming salamat sa mga supporters natin dyan. So masaya po tayo na nakakatulong sa kapwa natin, sa mga beginners dyan, dahil dumaan din tayo dyan. So hindi tayo magdadamot. Kung may nais kayong malaman pa guys, may mga gusto kayong katanungan, maaari nyo po akong i-message lang dito, at siguradong sigurado na re-replyan ko po kayo at ibibigay ko sa inyo yung anuman ang kaalaman ko. So 25 years na po tayo sa ganitong trabaho, at marami po tayong na-encounter na trabaho, pero hanggang ngayon guys, sinasabi ko sa inyo, patuloy pa rin akong tumutuklas ng mga bagay-bagay. So ang trabaho ng tornero ay walang katapusan ng pagtuklas. Ganun ang tornero guys, hindi mo masabi na 25 years ka na, magaling ka na, ikaw na ang the best sa lahat, hindi ganun. So patuloy, marami pa rin tayong hindi alam na pagdating dito, pag-iisipan mo pa, minsan mauubos yung talino mo sa kakaisip bago mo makuha, bago mo malalaman yung tamang punto. So yan. Maraming salamat sa mga manonood natin. Aantayin na lang po natin yung customer natin. Ito guys, ang singil ko dito guys ay 1,800. So, pero doon sa dalimpan nila sa malayo, 2,000. So, hindi pa nakikita, sabihin na 2,000. So, 2,000 min ang standard kasi nito guys, 2,000 talaga ang isa. Pero sa akin guys, kung apat, halimbawa mga Pajero, apat yung rotor disc nyan, puro disc brake yan. So sinisingil ko lang yan guys ng 1.5, nagkakaroon sila ng discount. Malaking bagay na rin yan. Okay, maraming salamat sa panonood ng video ko guys. Don't forget to subscribe. So subscribe po natin para pakiclick na rin ng notification bell, para magiging updated tayo lagi sa mga bago kong videos. Marami pa akong videos na gagawin. So may mga water jacket pa ako ng bangka na gagawin, kung paano ituturo din natin kung paano gumawa ng water jacket. Okay guys, maraming salamat.